Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si Imelda. Pero Imee ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. I'm 40 years old and a proud owner of a small farm dito sa Rizal. Supplier kami ng lettuce at iba pang gulay na may kinalaman sa mga Korean restaurant. Kapag may time kayo, sana makabisita kayo dito, Popoy at Bea. Naisipan ko mag-message sa inyo kasi gusto ko sanang ibahagi ang kwento namin ng Mr. Kong si Ronald. Isang OFW sa Singapore ang asawa ko. Matagal na siya nagtatrabaho doon. Bago pa nga kami nagkakilala, doon na talaga siya nakabase. Nagkakilala kami ni Ronald after kaming iset up ng sister kong si Jenny at ng kapatid ni Ronald na si Grace. Late bloomer kasi ako, Popoy at Bea. Never akong napasok agad sa kahit anong klaseng relationship. May edad na kami pareho ni Ronald noong nagkakilala kami. At masasabi ko naman na talagang match made in heaven kaming dalawa. Unang usap pa lang namin, talagang nag-click na kami. Kahit na nga nasa ibang bansa na siya, tuloy-tuloy ang pag-uusap naming dalawa. At makalipas ang ilang taon ay naging kami na nga nitong si Ronald. Popoy at Bea, napakaswerte ko talaga sa asawa ko kahit noong mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami. Ronald is the type of person na pinaghahandaan ang lahat ng bagay. Wala pa man sa isip ko ang pagpapakasal ay naplano na ni Ronald ang lahat. Halos wala na nga akong inintindi noong nagyaya si Ronald na magpakasal. Popoy at Bea, it was a very happy marriage. We were gifted with two lovely kids. Ang panganay kong si Ronnie at ang bunso namin ay si Reyna. Kahit na nga taon ang binibilang para magkasama-sama kami bilang isang pamilya, ay hindi namin naramdaman na wala si Ronald sa tabi naming mag-anak. He was a good provider and an even greater dreamer. Pangarap niya na mag-settle down kami mag-anak sa isang farm at namuhay kami ng tahimik at masaya. Popoy at Bea, hanggang ngayon kapag naiisip ko ang mga pangarap ni Ronald para sa amin, hindi ko mapigilang maiyak. Minsan kasi talagang mapagbiro ang buhay. Minsan, mataas na mataas ka, punong-puno ng saya, at minsan naman, nasa ibaba ka. Popoy at Bea, taong 2020, noong kunin sa amin ang pinakamamahal kong si Ronald. Ramdam pa rin namin yung sakit hanggang ngayon. Ronald and I were partners, pero sa isang iglap lang siya kinuha sa amin. Napakahirap isipin kung paano magpapatuloy sa buhay na wala ang taong inakala mo na makakasama mo hanggang sa pagtanda. Mahal na mahal ko si Ronald. How I wish na mas nakasama pa namin siya ng mas matagal. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 30 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At yan ang po, no? Yung nakakalungkot at nakapangihinayang na pagtatapos ng first part ng ating kwentong ito ni Imee. Diba? Sa bigla ang pagkawala ng kanyang better half na si Ronald. Biglaan ang maaga. Mm-mm. At alam mo, totoo yun minsan po yung sinabi ni Imee na akala mo ang super perfect na lahat, you're up there, ang daming nangyayaring mga magaganda, natutupad yung mga plano, natutupad yung mga pangarap, alam mo yung positive lahat, pero darating talaga sa time na mapupunta ka sa ibaba, mapupunta ka sa ilalim, sa madilim na phase ng iyong buhay, meron at merong pagsubok o suliranin na darating sa'yo. And a lot of people, or usually talaga ang sinasabi natin, things happen for a reason. Sometimes,
hindi natin alam yung rason, lalo na nga kapag ka ang pagsubok na dumating is nawalan ka ng mahal sa buhay. Minsan hindi natin naiintindihan bakit kailangan mawala itong tao na to, ano bang ginawa ko, ano bang ginawa niya, para ma-deserve namin yung ganitong sakit. At honestly, walang tamang sagot eh. Walang tamang sagot at walang makakaalam ng sagot na yun, kundi ikaw. At kundi kapag ka pinagpatuloy mo yung buhay mo, I feel like doon mo may iintindihan o malalaman. Or minsan na Popoy, meron akong kaibigan, sinabi niya, nawalan din siya ng mahal sa buhay. At sinabi niya na until now, hindi niya alam, ano ba yung reason na yun? Bakit kinuha sa akin itong tao na to? And ano talaga eh, wala talagang tama o maling sagot kung paano natin malalaman or kung malalaman ba natin yung rason bakit nawala ang taong to. Pero one thing na makukuha mo talaga kapag na-experience mo yung pagsubok na yun is either you will get stronger or magpapadala ka sa lungkot. And dito, kay Aimee, buti na lang talaga, and wini-wish natin na sana ganito, naging stronger siya. Kasi may mga anak sila, di ba? Naging stronger siya and nagpakatatag talaga siya, and as much as possible, she tried to maintain, yung nabigay ng asawa niya. Na yung pinaghirapan ng nagpo-provide, yes. Yung pagpo-provide sa mga anak, sa pagpapatuloy sa mga pangarap nila, alam mo yung ganon. And sometimes, that thing alone could be the reason for you to be stronger in life, for your, ano, for your kids. So, does it mean na naging dependent ba siya ay kay Ronald? No, not even. Diba? Hindi naman po. Hindi naman po. Pero, ito nga, no, gusto ko lang linawin yung sinabi ni Bea na hindi naman ho porke nagkakamal tayo ng mga kabi-kabila, kaliwat-kanan, harap-likod na mga success. Diba? O kaya naman ay pag-unlad sa ating kabuhayan, diba? Pagdami ng ating mga kaibigan, ng ating mga properties, 'di ba? Ay dapat matakot tayo dahil mayroong paparating na ano. No. 'Di ba? Hindi po natin ano, hindi yung wag niyo sasabihin, nako, nakakatakot. Bakit nagkaroon ako bigla ng sasakyan? Tapos uy, nakabili na ako ng bahay. Ay, nako, baka may mawawala. No. Wag niyo isipin yung ganoon. Totoo na si yung sinasabi ni Bea, at hindi lang si Bea, pati yung mga nandiyan, meron at meron talagang rason. Pero hindi mo makukuha yung rason na yun in an instant. Okay? In an instant. Na kapag ka namatay yung tao, okay, nalungkot ako. Ito na ba yung rason? Palungkotin ako sa gitna ng kasiyahan? Of course not. Diba, we have mabait ang Diyos natin. Mabait ang may-ari ng mga buhay na hiram natin. Diba? Kaya hindi yun. Pinatatatag tayo. Bakit? Ang dami nating bakit. Yun, no? Makulit din tayong mga tao eh. Pero yun ay darating talaga para patatagin tayo, di ba? Sa mas matitindi pang mga pagsubok. At yun nga, no, yung sinasabi dito ni, sinasabi namin ni Bea na si Aimee ba ay siya ba yung tipo na tatamad-tamad? Kasi nga, sabi niya rin sa kanyang kwento, no, si Ronald kasi is a type of a guy na nagpe-prepare sa buhay ng gusto. Diba? Naka-prepare na ang lahat para sa pamilya. Ultimo yung pagyayaya ng kasal niya. Ay wala na rin siya masyadong inasikaso. Diba? Oh. Yun yung sinabi ni Aimee. Nung sinagot niya, sige magpapakasal tayo, konti na lang. Yung kembot na ginawa nitong si Aimee, hindi na yung, yung iba ho, para naloloka na eh. Sa preparasyon, diba? Sa pagpapakasal nila. Kay Ronald, hindi, okay na. Ipipresent na lang sa kanya ito, ganyan. O dagdagan na lang natin, o tanggalin na lang natin. Parang siguro, ako, I can just imagine, di ba, si Ronald, kung papaano niyang ginawa yun. Kumbaga, napaka-anticipative niya. Ayan, in-anticipate niya na yung mga pangyayari in a good way. Mm-mm. Ayan, hindi naman na overly prepared yung ano nila. Just enough. Ayan, at pati na rin doon sa kanyang pagpapamilya. Diba? So, ang lesson ba dito ay tinuturuan si Aimee na maging independent ka kaya kinuha yung asawa mo? Of course not. Of course not. Diba? Hindi pa natin alam. Well, may second part yung kwento natin.
Ayan, obviously, meron pang pagpapatuloy, pero it's not going to be easy. Diba? Losing someone na siya yung tagahanda. Diba? Siya yung taga-prepare sa pamilya ninyo. Ayan, talaga medyo lahat kayo ay mag-a-adjust. Ultimo yung mga bata na mga naiwan. Diba? Ganoon yun. Hanap tayo ng ano ng comment dito. Sa actually pinagunahan ni Gelo, sabi niya, maging masinop sa paghawak ng pera. Sabi niya, no? Sabi niya. Oh, actually totoo 'yan. Totoo 'yan, Bea, dito sa 'yan ang lesson dito rin kaya dito na iniwan ni Ronald, 'di ba? Para doon sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Naging masinop naman din talaga, 'di ba? Kita mo nung panahon na gusto niya na mag-asawa, na problema ba siya sa pera? Hindi. Diba? Nung panahon na nagkaroon sila ng mga anak, may sinabi ba si Amy na kinulang sila, kinapos sila, naghihirap silang ganoon, humingi ng tulong? Hindi. Diba? Meron pang pinaplano si Ronald na mag-settle na sila sa somewhere outside of Metro Manila. Diba? Sa farm sila lumaki. Diba? Away from the city. Nitong si Ronald. Diba? Kaya parang may ilig sabihin, meron talaga siyang preparasyon. At kasama yun, yung paghahanda para sa kinabukasan. Parang ganun din ang comment ni Renny Boy Popoy, no? Maging masinom sa paghahawak ng pera. Huwag kayong add to cart ng add to cart. Di natin alam ang paparating na tawag ng pangangailangan. Ayan. Pero more than ano ha, more than the, anong tawag dito, more than the money, I feel like ang isa sa mga pwedeng, anong tawag dito, pwedeng hawakan at ingatan ni Amy, eh sabi niya kasi dun sa letter niya, etong si Ronald ay hindi lang good provider, but a dreamer. So alam mo yon, it's not just the money, it's the ano, it's the, yung ano ba, yung parang feeling ba na okay, meron pong pangarap yung mga asawa ko. And gusto kong ako ang magpatuloy ng pangarap na yun. Diba? Kasi ang dami pong pangarap ng asawa niya bago nawala yung asawa niya. And sometimes, ganun eh, meron tayong ganung urge, Popoy, no? Na kapag ka merong pangarap yung taong nawala sa atin, gusto nating ipagpatuloy yun. Ayaw nating mawala yun kasama nung taong nawala. Alam mo yun? Yes. Meron siya may iwan na legacy. Oo, diba? Meron tayong pwedeng sa... Oo. Pero ako naman no sa nakikita ko dyan, Bea, of course if a certain person is gone na siya talaga yung tumutok doon whatever yung passion at siya na ginagawa, 'di ba? O kaya sa business yung galing niya, ito yung tanong naman, syempre you're a different individual, 'di ba? Huwag mo masyadong i-pressure yung sarili mo to deliver the same output. 'Di ba na pinapangarap o yung taong yun ay kayang-kaya niya, kasi yung iba diyan din naman na nasisira, Bea. 'Di ba napipilitin niya nga ito kasi pangarap ng mister ko, eh nagkanda ubos-ubos na tuloy yung pera niya, pangarap ng mister niya. 'Di ba na sana ay pinagpaliban na lang muna o pinag-aralan muna. Oh, pero nang dahil sa pangarap niya to, sana matuloy. Wala, lalo na ubos, lalo na pasama. 'Di ba? You have to maging considerate din sa kaya lang at doon sa medyo kailangan pang i-delay naman din ng konti. So true. Sabi ni Paul Reboriano, big lesson sana, ganun nga, all prepared. Ano? Thank you, dito. A big lesson, sana ganun nga, all prepared. Sana lahat ay preparado. Ayan, siguro ganyan. Sana lahat ay preparado. I mean, Bea, malaking bagay din pa na regalo mo. Actually, hindi siya regalo, no? Lahat naman po tayo ay mawawala sa mundo. That's the truth. Yeah. Diba? Pero malaking bagay kapag ka ikaw ay naipwesto mo na yung pamilya mo sa sarili ninyong bahay. Kahit na malaki o maliit yung tinitirhan ninyo, simple, basta ligtas sila. Diba? Basta safe. Ayan, meron kayong kabuhayan na mapagkukunan, ano't anuman. Diba? Ito nga dumating yung pandemic, yung mga nawala ng trabaho, tumigil din yung sweldo. Pero yung iba, kahit papaano, yung mga dating sinasabi, pinagtatawanan na sari-sari store.
'di ba, na ano ba 'yan? Kabi-kabila naman, magkakapit-bahay dito, sari-sari store, 'di ba? May mga ganun, tinatawa na. Pero kita nyo naman, nung dumating yung pandemic, andyan mga ngatok. Naku, Mari, meron ka ba dyang sabon? Meron ka bang ano? Diba kahit ganoon pa, barya-barya lang, pero sarili mo yung pwesto, hindi ka umuupa, meron kahit papaano. Diba na pumapasok na pera. Alam nyo, isang malaking bagay. At isa pa, kapag kamuhawala ka, diba, hindi lang yung lupa na titirhan, kundi lupa na pagpapahingahan. Diba? Yung preparado na, dahil mahal ho ngayon, ha? O, mahal na po ang mga lupa, okay, sa mga huling hantungan natin. Oo, hindi ho biro ang presyo, hindi ho 2525. Yung pabungkal lang, di ba? Eh, mahal na. Talagang may gastos hanggang mamatay tayo. Yun ho yung katotohanan. At malaking bagay kapag nakaprepare kayo at may pera hanggang umabot tayo doon sa lugar na mawawala na pati anino natin. Okay? Oh. Ayan, kaya sa oras nating 40... Oo, ano yun? Here's the thing, boy. Wala pa yung hashtag Dear MOR Bosses. Ano ba itong bosses? Ako talaga naka-curious na ako. Ano ba itong hashtag Dear MOR Bosses na to? Wala sa first part. Malamang nasa second part. Ayan, kaya halika na! Oo, ang bahaging ito ay hatid sa atin ngayon ng St. Petrus. Hindi pala. Ayan, mga kapamilya, oras na natin, 1:43 na. Ayan, at syempre, ituloy na nga po natin ang kwentong ito ni Aimee, hashtag Dear MOR Bosses. Kasama niyo po kami, ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, gorgeous P, Bea Bells. Opo, Bea, tulad nga ng nasabi ko kanina, I currently own a farm. Ang totoo niyan ay si Ronald ang nag-asikaso ng lahat para makuha namin ang farm na to. Bago pa man siya nawala, ay nabili na niya ang lupa sa Rizal. Dahil nga pangarap ng asawa ko na magkaroon ng isang tahimik na buhay sa isang farm, ay agad kaming lumipat ng mga anak ko sa lupang nabili ng asawa ko. Napakahirap pala ng ganun, Popoy at Bea. Maganda ang lupa na nabili ni Ronald, kaso sa tuwing gigising ako sa umaga, ay laging pinapaalala nito na wala na ang asawa ko. Medyo naluluha nga ako ngayon kapag inaalala ko. Popoy at Bea, alaala na lang ang kaya nating panghawakan kapag wala na sa piling natin yung mga mahal natin sa buhay. Ronald was my one and only love. He still is. Kung itong farm lang ang tanging bagay na makapagpapanatili sa mga alaala niya, eh gagawin ko ang lahat para buhayin ito. Popoy at Bea, speaking of memories, may iniwan pa rin sorpresa para sa akin ang mahal kong asawa. Actually, ang anak kong si Reina ang unang nakadiskubre nito. Nahalungkat niya kasi ang lumang cellphone ni Ronald at sa loob nito ay may nakasave na recording ng mister ko habang kinakanta ang paborito naming awitin. Nung unang beses kong marinig muli ang boses ni Ronald, eh talagang tumulo ang luha ko. Ilang taon pa lang lumipas simula nang mawala si Ronald, pero parang dekada ko nang hindi naririnig ang boses niya. Hindi magaling na singer ang mister ko, pero sa recording na yon, siya ang pinakamagaling na singer sa buong mundo. Napakasarap pakinggan ng paulit-ulit ang boses niya. Sabi ko nga sa anak ko, i-save agad yung recording at baka masira pa yung telepono ni Ronald. At eto na nga, may sarili na akong kopya sa cellphone ko. Gabi-gabi ko itong pinapakinggan. Hindi ako nagsasawa sa boses ni Ronald. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa iyo ang aking pangako na ang pag-ibig ko ay laging sa iyo. Kahit maputi na ang buhok ko. Simple lang ang linya pero sobrang meaningful para sa akin. Popoy at Bea, salamat sa recording na to. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Mas madali nang tanggapin na wala na si Ronald sa tabi namin.
Wala na siya sa tabi namin, pero lagi naman siyang nasa puso namin. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa akin at sa kwento namin ni Ronald. Hanggat my dear MOR, ay aasahan niyong makikinig at makikinig ako. Muli, maraming salamat and God bless. Lubos na gumagalang, Amy. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Ang nakalipas ay babalik natin. Papalala ko sa'yo. It must have been really ano no, Bea, yung marinig mo na sabi nga nitong si Amy, hindi siya yung may pinakamagandang boses, 'di ba? Pero yung marinig mo, yung tinig ulit na punong-puno ng buhay. 'Di ba? Punong-puno ng pag-asa at mga pangarap yung minamahal mo, 'di ba? Talagang nabubuhayan ka rin ng loob, 'di ba? Kaya maraming salamat naman kahit papaano, Amy, 'di ba? Ay merong nagpapalakas ng loob mo. Nang dahil sa boses ni Ronald. Oh. Alam mo, ang daming may mga nag-comment dyan, nalungkot sila sa mga nangyari, ganyan-ganyan. Nakakalungkot kasi nawalan siya ng asawa. Pero dun sa part na yon, meron siyang nakuhang unexpected gift or memory mula kay Ronald. I think it's a very happy and special moment para dito kay Amy. Kasi syempre, sa duration ng kanilang relationship, di ba, nagpupunta na nga nasa Singapore, etong si Ronald, malayo. Minsan lang sila magkasama, di ba? Kaya alam mo yon, siguro hindi sila masyado nakapag-ipon ng, let's say, mga photos, mga videos, mga ganyan. Late na nagpakasal, Bea. Late na silang pinagkilala, diba? At ano. Oo. So, konti lang siguro yung naipon nila mga ganong memories para makakita ka ng ganito ka special na alam mo yon na regalo, ibang-iba ang feeling na ganoon. And I'm really happy for Amy kasi nagkaroon siya ng nakapagbigay sa kanya ng lakas, 'di ba? Ng inspiration kasi parang feeling niya andiyan yung asawa niya, kasama niya yung asawa. It's not ano ha. I don't think andun siya sa point ng obsession na sa asawa niya kahit wala na. No, it's honoring the memory. Yes. And ito rin sa tingin ko, Bea, no, yung isa sa mga leksyon, it's not the number of years of being together. Diba na kailangan nilulook forward natin na nakailang anniversary na ba tayo? 10th anniversary na, 15th anniversary na natin together, 25 years together. Meron nga akong kilala, Bea, nagse-celebrate na ng silver wedding anniversary nila. Pero babaero pa rin yung lalaki. hindi pa rin solid yung samahan nila, 'di ba? Medyo toxic pa rin. I'd rather go doon sa quality, 'di ba? Sa quality of love na pinagsaluhan nitong si Amy at si Ronald na kahit na napakaikli nga lang nung panahon. Yes, nagkaroon sila ng dalawang anak, pero kung titingnan natin, kung susumahin natin, sabi nga ni Bea kanina, nito lang sila nagkita eh, 'di ba? Relatively ano pa rin eh, late na kasi may edad na sila nung nagkakilala, and then they fell in love at nakadalawang anak agad. Salamat naman. Ayan, pero kung sa atin na mga nanonood sa kanilang buhay, napakaikli pala nung oras, sayang naman. Hindi po sayang yun. Kahit pa ganun, it's the quality. Ako naniniwala doon sa quality of love
tayo dapat bumabase. Even sa mga present relationships natin, 'di ba yung iba na sinasabi clingy ako. Yeah, it's cute, ang sarap sabihin, 'di ba, Bea? Clingy. Yeah. Clingy, gusto lagi nandiyan. Ayan, pero alam nyo, kapag kailangan maghahanap buhay ng partner ninyo, hayaan nyo muna siya. Diba na maghanap buhay? Huwag kayong masyadong clingy dyan. Kapag ka-oras nyo na together, kapag magkasama na kayo, diba? 15 hours sa buong maghapon magkasama kayo is, para sa akin, ay pwede mo siyang... 15 hours na magkasama kayo pero hindi kayo nag-uusap. Hindi kayo nagkikwentuhan. Wala kayong sharing, walang lambingan sa 15 hours in a day na magkasama kayo. That is nothing compared to the 15 minutes na very intimate yung pag-uusap ninyo, heart-to-heart talk, 15 minutes a day na kayo lang. Walang ibang pag-uusapan sa mundo. Tayo lang. Pararamdam ko lang sa'yo for 15 minutes. I'd go for that 15 minutes anytime. Kesa rin sa 15 hours, tapos nandyan lang, titinginan lang, tila nabibuisit pa. Diba? Ba't nandito ba ito? Hindi pa. Malis ka nga muna. Ito, mamalingki ka muna. Yung mga ganun. Diba? Kaya you go for the quality. Diba? Na ini-spend ninyo for the love na inyong sana nagigets nyo, no? Sana nagigets nyo yung ano. Kasi yung iba, Bea, parang, oy, 2 hours pa lang tayo magkasama, you have to go na. Of course, I have work. Diba? I have other things to do. Mahal kita, pero paano ako makapagpatuloy na maging sweet sa'yo, mayaya ka, makapag-date tayo, kung mawawalan ako ng trabaho. Yung iba dun sinusukat, eh. Doon sinusukat. Bea, samahan mo naman ako kasi may ganito ko. Ito naman, papakasweet lang. Pagod na ako, gusto ko magpahinga eh. Nood tayong sine. Talagang gusto ko na magpahinga, wala pa akong tulog. Yung iba gusto, kahit mamatay ka na dyan, basta kasama kita. Huwag ko ganun, di ba? Yung nga nag-collapse na, namumutla na, dehydrated na, gusto nandun kasama. Huwag ganun. You go for the quality. Yung iba pa, kahit bumabagyo niya, ay hindi, pumunta ka dito. Pag hindi ka pumunta dito, break na tayo. Yung mga ganyan. Tapos na aksidente. Sabihin na natin, wag naman, ano, na aksidente. Halimbawa, nadulas yung sinasakyan niyang motor sa kalsada, pero okay naman siya. Sabi, hindi ka kasi nag-iingat. Diyos may nasisipa. Nasisipa. Oo. Kaya, ito talaga, ang story ni Amy at ni Ronald, perfect example talaga ng quality over quantity. Kasi, alam mo, kahit mabilis, parang feeling ko po, sulit na sulit. Yeah. Alam mo yun? Sulit na sulit yung time and yung pag-share nila ng feelings, ng dreams, lalo na, at ang nakakatuwa, no? Kasi, paano natin nasabing sulit na sulit? Kasi, si Ronald, hindi siya yung nag-take time masyado. Kasi ginawa niya talaga lahat para ma-provide lahat agad-agad para kay Amy at eto na nga para sa mga anak nila. So alam mo yon, sinulit niya yung hindi man niya alam na mawawala na siya sa mundo, pero nasulit niya yung ano niya, yung time niya stay niya dito. Kaya yan, isa yan sa mga lesson, no, mga kamarkada, no? You take time seriously. Ha? Huwag ka yung masyadong iisipin na you have forever at lahat tayo aabot ng 80, 90. Hindi po ganun. Hindi lahat ganun. You spend your time wisely. Diba? And huwag niyong sayangin doon sa mga walang kwenta, mga pinaggagawa, walang kwenta mga tao. Kasi alam mo, sa relationship din, Bea, no, isa sa mga pinakamali na ginagamit ng mga magkakarelasyon sa oras nila ay yung oras ng nagtatampuhan. 'Di ba? Nagtatampuhan, nag-aaway over petty things. 'Di ba? Yeah. Yung mga maliliit na mga bagay na dapat ay tapos na or non-issue, 'di ba? Ako nanggigigil ako talaga sa mga ganyan. Totoo lang. Kaya thank you, Amy, dito sa kwento mong 'to kasi ganyan lang, maikli lang ang buhay. Mabilis lang ang biyahe. 'Di ba? Kaya 'wag tayo masyadong ano, yung iba diyan kapag ka magkikita, imbes na naglalambingan, merong babalikan na issue na, oy, kahapon, o kaya nung isang linggo, hindi mo ko tinext. Ang dami ng araw na dumaan. Tapos ibabalik mo yung issue nung isang linggo na nakatulog ako at hindi kita tinext. Why? Diba, wala ba tayong mas iba mapag-uusapan na mag-grow yung relationship natin?
o magsasamaan tayo ng loob. Yung iba kasi is addicted to ano, yung suyo, Bea. Yung panunuyo. Yeah. Diba? Gusto nila yung sinusuyo. Sila, sorry na. Ayoko nga. Yung hinahabol-habol. Papahabol. Pero pagka hindi mo hinabol, issue na naman din. Oo. Diba kaya sayang kita nyo, sayang yung oras. Imbis na nagpaplano kayo, ano ba maganda natin gawin para bukas? Pwede ba tayong, ako meron ako naiisip, alam mo, mahal, meron ako naiisip na business. Pwede ba to? Masusuporta mo ba ako dito? Diba? Paano ba tayo mag-grow? Ganyan. Saan ba tayo pwedeng pumunta sa weekend? Oh, kaya kapag ka nawala na itong bagyo, diba? Makapagpahinga naman tayo. Yung ganyan, parehas tayo. Yung mga ganun, diba? Yung dapat yung pinag-uusapan, hindi yung kahapon di ko nag-text. Oh, tapos, hindi mo ako sinabihan na ano, mag-dinner na ako kagabi, hindi pa tuloy ako makain. Yung mga ganun, parang, yung mga pabebe problems. Mm. Or yes. Kahit hindi yung mga pabebe problems. Kahit ba sabihin natin, seryoso, mabigat na problema yan, huwag niyo masyadong namnamin na aabutin kayo ng maraming araw o kaya isang linggo bago niyo harapin ulit ang isa't isa at may nag-aantayan kayo sino ba ang unang makikipag-usap. Diba? Don't waste your time talaga and energy sa mga ganong bagay. Kaya you appreciate the time that you have and you always remember, ha? Para magamit yung oras nyo na maayos. You always remember that life is short. At any moment, pwede kang kunin ni Lord. Pwedeng may mangyari sa yung masama. Wag naman po sana. O pwede may mangyaring masama dun sa taong mahal mo na kinakagalitan mo ngayon. Diba? Yes. I'm sure marami dyan sa comment section ng ka-LQ ang jowa nila. Mag-isip-isip kayo. Okay? Kung worth it ba na natitiran yung oras sa mundong to ang pinag-aawayan ninyo. Diba? Kung worth it ba hindi kayo magkibuan and all that. Kung hindi ko lang na kayong balak ibuin ng isa't isa, ay tapusin nyo na. Kung wala kayong balak mag-effort na ayusin pa yung relationship. Diba? Uy, tsaka huwag kayong sukat ng oras. Oo, dun sa iba, no? Lalo na ngayon, ang traffic. Nakita nyo naman, traffic ang tapos delikado pa ang pagbiyahe-biyahe. Yung iba sabi, ay, alis ko na agad. Oo, 30 minutes ka pa lang, 1 hour ka pa lang dito eh. Diyos may, 3 oras nga bago ko nakarating dito. Di mo kinonsider yun? Diba? Ilan yung kinasagupa ako sa MRT, sa LRT, bago nakarating dito sa inyo. Nag-iba na nga yung amoy ko eh. Diba? Tapos magre-reklamo ka pa. Diba? Sayang yung oras. Ayan. Ito, sabi niya, Feather L, life is too short. Live every day like it's the best day of your life. Always make the most out of it. Dapat masaya lang tayo palagi. Ayan. At syempre, merong eksena, Bea. Ito maganda to eh. Sabi ni Rojon Gabin, Popoy, huwag mong ibahin ang usapan, nakawit ka. Rojon, ako ha, seryoso lang to. Oo, hindi ako nakawit, okay? Siguraduhin mo nagsasalita ka ng ganyan. May Rojan ano ka ha? May, okay ka lang. May ano ha? May fest luck ha? Baka wala lang rin naman. Sana okay ka lang, Rojon Gabin. Sana okay ka lang. Sana gumaling ka na. Ipagdasal po natin si Rojon. Or sabi ni Feather L. Ayan, life is too short. Live every day like it's the best day of your life. Always make the most out of it. Dapat masaya lang palagi. Pero wag naman din yung toxic positivity. Na alam mo nang may problema, ay dapat masaya lang, ganyan. Harapin niya din naman, syempre. Wala na na-resolve, babe. Pangit na may wala na na-resolve ang problema. Oh, kasi bahagi po 'yan. Ang sinasabi lang natin yung mga hindi kailangan, unnecessary problems, unnecessary things, tanggalin niyo na 'yan sa conversation niyo para umunlad tayo. 'Di ba? Ganoon po 'yan. Ayan si Sarah Gonzalez, sabi niya ang ganda ng kwento ngayon, sadyang napakaswerte ni Ate Amy, may tuturing yung asawa niya na nasa kabilang buhay. Maituturing na yung asawa niya na nasa kabilang buhay na ang nakatulong palalo para gumaan ang bigat ng pagkawala niya mismo. Sabi ni Trina Lores Kapoy, gamitin mo na kasi yung bago mong cap, Popoy. Taobang lahat ng dyan. Ay, may patalong bagong cap. Ano ba yun? Meron. Sabi dalawa, ako yung nagka-cap. Bakit ako yung walang cap, Trina Lores ka? Ako naman yung palagang nagka-cap. Charot. Anyway,
Ano pa ba, Poy? Meron ka pa ba dyan? Yun. Paano po ba mag-send ng letter? I want to share my life story from Erwin Ador. Eto na nga po yan, mga kapamilya. Oh, eto na, Erwin Ador, ha. Gora ka muna, una sa lahat sa Facebook. Hanapin mo yung MOR Manila. Make sure na yung official fanpage yan. Tapos, mag-send ka lang ng PM. O kaya, mag-email ka sa dearmor1019@yahoo.com. O, mamili ka lang doon sa dalawang yun. Okay? At, naku, maraming salamat, mga kapamilya, sa inyong pagtutok. At syempre, ang amin pong paalaala, no, medyo malakas ang ulan sa amin dito sa Marikina. Sa inyo dyan, Bea, kumusta? Yung hangin, ang nanginginig yung bintana namin. Ayun. So, oh, may mga ganyan. Mag-ingat po tayo, ha, sa hangin, di ba, sa mga pag-ulan, sa mga lumilipad na bagay. Di ba, be mindful of your surroundings, mga kapamilya. Masama po ang panahon, but it doesn't mean na kailangan masama rin ang ugali natin para sa ibang mga tao. Ayan, kaya magpagaling ka na, Rochan. Kaya oras na natin, it's 6 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous B, Bea Bell. So, ipaalala ha, bawal po ang absence sa Thursday and Friday. Kung feeling nyo tomorrow option, wala kayong option. Thursday and Friday, dapat present kayo. Gorgeous B, Bea Bell. Yeah. Ayan, at ang lagi nating paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, Mac family, you stay in love and stay happy.